wala. They said I'm not claiming anything, but I'm very happy kung yun ang tawag nila sa akin. Lahat naman tayo nagtatrabaho para ma-acknowledge, ma-recognize. Pero yung mga ganyang title, kung deserve ko man, maraming salamat. Kung kunin ng iba, okay lang din, walang problema. Basta, ayun, ginagawa ko yung trabaho ko, and if nakikita ng tao na deserve ko naman, thank you so much. Just recently, nag-21st birthday ka, diba? Anong personal gift mo sa sarili mo? Kumuha po ako ng van. Pinalitan ko na yung dati kong van. Mas mataas. Pwede ka na talagang magpagpahinga sa loob. Ayoko, pwede akong pumarty sa loob. Kasi ako, kasi mas, Super Grandia LXV, yung may bubble top na. Mas matagal pa tinatagal mo sa trabaho kaysa sa bahay? Ayoko. Opo talaga. Parang, mas madalas kaming magpagas kaysa mas mataas yung bill ng kuryente namin. Ganun. Pero balik lang ako kanina, ano feeling na parang okay ka sa TV na successful yung shows pero at the same time parang nanalo ka rin ng acting awards sa... Ewan ko, parang wala na akong may hiling pa kasi parang sa lahat ng artista, di ba yun naman talaga yung goal na gusto naman namin maipakita kung ano yung kaya namin gawin. Eh ako, sobrang saya ko kasi binibigyan ako ng chance na ipakita yon through TV and big screen. So, I'm very thankful and I'm very happy. And hindi ko napakakawalan tong opportunity. Barbie, na-mention mo kanina na magkakaroon kayo ng film ni Miss Chris Aquino. Is it okay if you share a little bit of details? Ayun, anak niya po ako dun sa film. It's gonna be a horror film. And, I believe it's under iFlix, but I'm not sure. Yeah. Maybe, anong age mo na-realize na mahal mo itong profession natin? Ay, bago pa ako pumasok. Parang 9 years old ako. Sabi ko sa nanay ko, Mama, paano po pumasok sa TV? Kala ko kasi yung mga artista nasa loob talaga ng TV. So gusto kong pumasok sa loob. So yun, ever since ito na yung gusto ko. Kung sakali man na hindi ako artista ngayon, ginagawa ko ang lahat para maging artista. So, kaya okay sa yung mga puyat-puyat? Okay naman po sa akin kasi nagpe-pay off din naman yun. At saka worth it kasi katrabaho ko yung mga idolo ko, di ba? I mean, what privilege, di ba? So, ayun, nakakatawa. And at the same time, I get paid for doing what I love. So, at na-realize mo, mahirap ka lang pumasok sa TV. Opo naman. Talaga, kaya may mga bata na nagtatanong sa akin kung paano ba maging artista, kung yung mga bashers na nagsasabi na hindi mo deserve yan, kung nasan ka ngayon, ganito, ganyan. Hindi ko na lang sila pinapansin kasi hindi naman nila naiintindihan yung journey ko bago ako nakarating dito, diba? All they have are words to say, pero hindi nila, they weren't with me sa journey. Marvin, paano pala rin na gano'y siya? Thank you po. Yung project with us, paano nabuo pala siya? Parang siya ba nag-approach sa'yo? Through Derek Ato. Siya mismo yung nag-text sa akin na sobrang taba ng puso. Kasi, parang nakaka-overwhelm na award-winning director na magme-message sa akin mismo. And then after nun, nag-negotiate kami with Arte Center kasi nga ongoing to Miwali and I have SPS. So, and very open din naman ng Arte Center na talaga gawa ng paraan yung schedule. Pero di ba kayo nag-meet personally ni SPS? Nag-meet na kami before, way back. Tagal. Pero ngayon na lang ulit. Alam niyo ba na yung personal ko siya? That I'm not sure kasi hindi wala naman akong narinig na comment sa kanya pero hindi ko naman na para itanong yun, diba? Kasi ano pala, parang sinasabi na marami raw sa young actors sa GMA na magaling kasi like you and see ngayon si Terry Malabar. Sobra, no? Nakakaloka. Grabe, ibang klase si Terry. Nakapag-work na ako ito? Sa ano, that's my Amboy pero as in mga tatlong eksena lang.
Tsaka ano pa, ano lang, wala lang, parang napadaan lang. So sobrang nasayangan ako sa chance na nakatrabaho ko siya, pero sobrang itli lang mga eksena. So yun, sana makawork ko rin siya sa isang kung anong project man. Kasi grabe, grabe. Galing. May balak ka ba mag-indie ulit? Of course, oo. Ano naman yan eh, open naman ako palagi sa indie films kasi yan naman talaga ang nakakapagpabalik ng aking puso sa pag-arte. Kasi dyan ko talaga na challenge ang sarili ko pagdating sa pag-arte. Miss Barbie, babalikan ko lang yung parang sa title. Parang na-mention ata ni Miss Marian Rivera. Parang sinabi niya, oo, pwede si Barbie maging primetime princess. Mm-hmm. Parang ano yung feeling or yung comment mo na primetime queen yung sabi na, oy, eto Barbie, pwede, go. Ayun nga, kasi ate, si ate yan, ang ate ng lahat. Ang ate ng mga lahat ng young stars ngayon. Kaya nakakatuwa kasi sa dami ng kanyang kapatid na babae dito sa Jemmy, ako yung naisip niya. Kaya ayun, nagpapasalamat ako kasi talaga it's an honor na ma-recognize ng primetime princess. Pag si ginugol mo ba yun? Na maging flag bearer. May ganun pa na I'll do my very best para talaga to make the network proud and eventually mas ano naman yung accomplishment naman for the network, mas makilala naman ako. Well, everything I do for myself, syempre. Kung ano man yung ginagawa ko ngayon, it is to prove myself to myself. Kung sakali man na ginagalingan ko, gusto ko parang I always want to be better than my previous project. Siyempre yung network, bonus na lang kung ma-recognize nila yon. Pero nagtatrabaho ako para sa sarili. Not to aspire for a higher title? Hindi, hindi naman talaga. Para sa akin hanggang ngayon, nag-explore pa rin ako kung ano gusto kong gawin, kung saang genre ako mas bagay, kung may kaya pa ba akong gawin. Nandun pa ako eh. Hindi pa ako nandun sa pag-claim kung ano man yung title na yan. Pero nakakatawa kasi in my 8 years in showbiz, natatawag na nila akong primetime princess, which is a very big title, di ba? To own. Pero ayun, nakakatawa lang. May basis din naman, well, consistent naman na successful ang mga shows. Pero para sa akin kasi, hindi lang naman ako eh. Para sa akin, yung show yung successful. So, and the show consists of a lot of people, a lot of hard work. Hindi lang ako, buong cast, staff, production crew, lahat ng yung buong creative team. Teamwork yun. So, hindi ko para i-claim na ako lang ang gumawa. Pati direct Ricky earlier said na ikaw yung parang model actress ng generation ngayon. Gloria Romero daw. Wow, ganun ba? Nako, sana nga, my gosh, it would be a dream come true na mag-age ako as graceful as Miss Gloria Romero. Kasi ilang beses ko na po siyang nakatrabaho at hindi po siya nagbabago. Napaka-professional, napaka-ganda, napaka-husay, napaka-talas ng memory. Considering her age, napaka-ano niya, at saka napaka-professional. Never siya nagpaintay sa set, never siyang na-date, never siyang hindi naka-memorize ng lines. So, grabe, hands down ako kay Miss Gloria. So, direct pa yung nagsabi ko nila. No. Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you.